po sa aking channel at ang bagong video na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa napakaganda at mala good vibes na vision ng isang propeta mula sa India. At ayon sa kanya, sinabi sa kanya ng ating Panginoon kung paano babahain ng biyaya ang bansang Pilipinas. At kung paano niya pinagpala at biniyayaan ang bansang Israel, magiging pangalawa tayo sa bansang iyon. Pero bago po natin simulan, ay pakiclick like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated palagi. At nais ko lamang magpasalamat sa inyo sa paglaan mo ng ilang minuto ng inyong oras sa panonood ng video na to. So sino nga ba si Sadhu Sundar Selvaraj? Si Sundar ay pinanganak noong March 17, 1962 sa isang katolikong pamilya. Meron siyang tatlong nakababatang kapatid. Naging pari ang kanyang ama nung siya ay 7 taong gulang pa lamang. Nung siya ay 16 na taong gulang ay dumalo siya sa isang pagtitipon. Inanyayahan ang sino mang may gusto na matanggap ang banal na si Jesucristo, pero nilabanan ito ni Sadhu na pumunta sa gitna. At laking gulat lamang niya nang may narinig siyang boses na may sabing, "Ako ang totoong Panginoon. Pumunta ka doon at sundan siya." Madami-dami na din ang propesiyang binitawan ni Sadhu at ang isa na dito ay ang pagkahulan niya sa bagyong Yolanda na kumitil ng maraming buhay. At yung isang nagtrending na prediksyon na nabalita sa isang pahayagan na isang sakit na kakalat mula sa Pangasinan. At yung pinakabago niyang prediksyon tungkol sa isang sakit na mas malala pa sa kasalukuyang pandemya natin ngayon. Ayon sa kanya, ang sakit na ito ay mula sa isang insekto na magbibigay ng napakatinding sakit sa isang biktima at magbubutlig-butlig ang katawan nito. At madami sa mga eksperto natin ang hindi makakagawa ng bakuna laban sa sakit na ito. Panoorin natin ang kanyang sinabi. Another great win, worse than coronavirus pandemic, is going to sweep this whole world. The world is shaken with fear and trembling because of coronavirus. Another worse than coronavirus is going to come. When that comes, it will make this coronavirus look like child's play. It will stink people like a hornet stinger. When a hornet stings a person feels hot with fire-like sensation and swelling like boils appear on their bodies. Pero hindi yan ang ating paksa sa ngayon. Ang ating pong itatalakay ay ang prediksyon niya sa Pilipinas na kaaya-aya sa ating mandinig. Sa kasalukuyang pandemya ngayon, nararapat lamang na ating mapakinggan ay mga good news, mga kwentang masaya at puno ng pag-asa para tayo ay mabuhayan ng loob at magpatuloy sa hamon ng buhay. Ayon kay Sadhu, makakamit ng Pilipinas ang matagal na nating ninanais na maging masaya, punong-puno ng biyaya at kasaganahan sa buhay sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, walang salitang makakapaglarawan kung paano tayo itataas ng Diyos na para bang magiging pagmumulan tayo ng ilaw sa buong mundo. Kaya inaanyayahan niya ang lahat na tulungan ang lahat ng mga Pilipino na marinig ang salita ng Diyos na lubos-lubos na biyayang dala nito para sa Pilipinas. At ang sunod na inyong matutunghayan ay galing mismo kay Sadhu noong August 9, 2013 sa Lancaster, California. Pakinggan po natin. 10 days ago, on 1st August, the 8th channel to the Far East. Far East primarily targeting the Philippines. So only one person, one Filipino must be so excited. Philippines is a nation that is going to experience a great exponential revival in the not too distant future. That is the destiny God has revealed about the Philippines.
You know, when if you hear about the awesome word that has been spoken over the Philippines, you would wonder, next to how God blessed Israel, Philippines will be the second nation to Israel, how God is going to greatly bless, prosper and lift her so high up that she will be like a beacon of a lighthouse for the world. At yan po ang napakagandang balita na hatid sa atin ng Panginoong Diyos. Para po sa akin, wala namang pong mawawala kung tayo ay maniwala. At wala namang pong masama sa sinabi niya. Sa makatuwid, ang kanyang mga sinabi ay nagbibigay ng motibasyon sa ating lahat na higit na mas kinakailangan sa kasalukuyan nating dinaranas ngayon sa pandemya. Magdasal lamang po tayong lahat ng Time Team na gabayan tayo ng Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay at iadya tayo sa lahat ng kapahamakan. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood, mga ka-PTV. Mabuhay po kayo.